Inaral din namin yung mga ginawa ng ibang bansa. At dalawa yung mga publication na nabasa ko na hindi nag-add yung transmission sa mga train, no? Ito yung sa Japan at sa Hong Kong. Yung sa Japan po, nag-increase lang yung ano nila, yung strict behavior, bawal mag-usap, bawal sumagot ng cellphone, at dapat naka-face mask. At wala silang parang social distancing na ano, kasi 'di ba crowded yung trains ng ano ng Japan, pero napansin nila na konti talaga during rush hour kasi nga maraming work from home. So nag-decrease din yung ridership. And over the period of time na nag-ease sila, wala namang na-report na transmission. In fact, ang transmission nila dun sa cars and taxis. So very interesting 'yon, ano? Although ibang context at ibang behavior ng mga Hapon sa ating mga Pilipino. The other one is in Hong Kong, ginawa din yan, no? As the cases decreased, they opened up their subway system, di ba? Yung subways ng Hong Kong. At ganun din, naka-face mask yung mga Hong Kong people, and they also did not find any outbreak. So, although the projections, tama yung mga grupo ng mga medical doctor, if you project that at this particular point, empirically, yung talagang sa nangyari, wala naman talagang increase of transmission in those areas. So ako, I am guarded kasi nga sobrang we've been having very strict and long community quarantines. Our economy is suffering. And I worked with the business sector kasi yung business sector, kinonsult kami, si Secretary Manolet Dairit, some other experts, si yung Dean ng Public Health ng college ng UP. And medyo agreeable naman sila to ease some of the restrictions. But that doesn't mean hindi pwede ibalik, diba? That means pag magkaroon tayong transmission, dapat ibalik yan. So we expect the public na pagsasakay sila ng public transport, eh wala talagang magsasalita, walang kakain, diba? If you can do 1 meter distancing, do the 1 meter distancing. Pero kung rush hour at talagang siksikan, eh basta naka-face shield. Ito na yung the best that we will do to minimize risk. So very important dito, hindi natin humasi-zero ito. So very important if people naintindihan and understand, importante yung including the face mask, the face shield, and 1 meter, almost 97% na yung decrease ng chance mo ma-infect. So enough na yon. So pag ang laban naman natin ngayon, we're dancing with the virus, we want the economy to move. Paano naman papasok yung ating mga empleyado sa kanilang mga opisina kung aalis sila ng bahay alas 4, dadating sila alas 12 sa opisina? Di ba? Yun yung nangyari nung huling nag-GCQ tayo, di ba? 1 meter distancing and limited lang yata per cabin. Yan, yung picture na kinuha nyo was our previews. Talagang hindi natin mahahatid yung ating workforce to their workplaces. So, I think may logic yung concept ng DOTR. We don't know whether it will create transmission. The projections na ino-oppose ng mga doctor and some mathematicians are all models. But I still have to see na talagang with the face shield, with the face mask, and no talking, no eating, and no one with symptoms in the train. So kung may umuubo dyan, di ka pa sasakayan. Check ang temperature mo. Kung mataas o more than 37.5 yan, hindi ka rin pa sasakayan. So it's logical that it will help people earn money na and the economy to start growing. So we need to balance. Pero ito po ay pinatupad na today. Pero ang sinasabi, ito ay presenta pa lamang po kay Pangulong Duterte. Pero aprobado naman ng IATF. Ang DOTR po yata ang nag-conceptualize nito at inaral nila. Si Secretary Tugade ang nagpa-implement nito. Ako agreeable ako sa pag-implement nito. We already need to make our economy grow. And I think if there will be, nag-decelerate na kasi yung ating nature. Sana, if this were going to be done a few months back when we were accelerating, ako una akong mag-oppose. Sasama ako dun sa mga doctors na nag-oppose. You see, ang figures natin today, when you look at the numbers, is actually 2 weeks lag. What does that mean? Yung numbers na nare-report natin today of new cases, they were infected 2 weeks ago. Why? Kasi 2 weeks ago sila na-expose. After about 5 days, nagka-symptom sila.
Tapos nagpa-test sila, tapos after another 2 or 3 days, nagka-result sila, tapos hindi sila gumagaling, na-hospital sila. And then they are reported as a case, new case reported today, di ba? But they actually got their infection 2 weeks ago. Yun yung sinasabi ko. So may lag. So as we get more reports the following days, ito yung what's happening today. So ako, I'm confident that if you've looked at the trend, that's why it's very important na hindi natin titingnan yung daily absolute numbers kasi malilito tayo. Kasi nga, yun yung previous 2 weeks ago. You should look at the trend. And ano ba yung trend? All of you are seeing, it's a downward trend. Pababa na yung cases natin. So hopefully, tama yung decision ng ating policymakers about the easing of restrictions. Alam ko na nagkaroon kayo ng tinatawag na hindi pagsang-ayon doon sa gusto gawing pagliit ng distance ano, ng mga tao sa pampublikong sasakyan. Ito ba yung basically, well, alam natin kung bakit, pero basically, masasayang ba nitong ginagawa ngayon sa mga pampublikong sasakyan? Yung parang naging break natin ng 2 weeks nung nagbalik tayo sa stricter na ano, no? Nasabi nila may beneficyo. Pero kung babalik tayo rito, eh, baka mapunta na naman tayo sa hindi maganda. Tama po bang yung impression yun? Well, so Anna, let me start. Para sa amin kasi sa ano sa Alliance, hindi pa flattened yung curve na yan. That is a premature declaration. Ooh. Kasi we're only 2 weeks or 4 weeks from lifting MECQ. And it takes, alam niya, 2 weeks bago magkaroon ng ano, yung mga nagkasakit, magkakaroon ng sintomas. Tapos 3-4 weeks bago natin ma-report, di ba? Yung ano, yung rise in cases and death because of our data tally. So it's too early kasi ano pa lang eh. August 18 lang yun, hindi ba? We're just 1 month into it. So when we declare that we have flattened it prematurely, there's a danger people will relax and we'll see another surge. So yun po yung worry namin about this concept that we flattened the curve. Pero Doc Anna, I'm sure narinig nyo rin kanina yung sinasabi po ni Doc Ted, ano, na kailangan din naman nating mag-ibalanse yung ekonomiya dito sa ating health concern, ano. Tingin mo hindi pa talaga tamang panahon to para balansehin ito? Ang iniisip naman kasi natin is we're not just after preserving health at the expense of our economy. In fact, isa sa mga konsepto na pinupush ng HPAC is there shouldn't be a dichotomy between life and livelihood. Dapat ang buhay at kabuhayan magkasama. So we're with everybody in the realization that we need to open up the economy. It's just that we need to consider these moves very carefully using the best evidence so that when we make our moves, na-anticipate natin kung ano yung mga potential effects at napapaghandaan natin.